Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register sa LTMS portal online. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome, then pagkatapos i-type lang natin ang LTO portal. At pagkatapos hanapin at i-click lang natin ang LTMS portal, ito po yung portal.lto.gov.ph. At pagkatapos may makikita tayong ganito, so kailangan nating mag-register kaya i-click natin ang register now. At pagkatapos may makikita tayong terms of agreement, so basahin nyo na lang po lahat yan kasi medyo marami yan. And then pagkatapos i-click nyo tong box katabi ng yes I accept the terms of agreement. And then pagkatapos dito sa baba, ilagay na natin ang security code na nakikita natin. Kagaya niyan, NTIA2. So yan po yung nilagay ko dito kasi yun po yung nababasa ko. Pero pag hindi nyo mabasa guys, i-click nyo po tong refresh security code para maiba yung security code. At kung hindi nyo pa rin mabasa, i-refresh nyo na lang po nang i-refresh yan hanggang sa mabasa nyo na po. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. And then mapupunta na po tayo sa registration. So pumili po kayo, enroll as an individual, enroll as an organization, stakeholders, or other entity. Pero sa akin pinili ko enroll as an individual. And then mapupunta na tayo dito sa enroll as an individual. Kung nakikita nyo may tanong dito sa baba na do you have a Philippine driver's or conductor's license? So sa akin wala pa akong driver's license or conductor license. So ang i-click ko no. Pero pag meron na kayo, click nyo po yung yes at fill upan nyo yung mga susunod. Pero sa akin, kasi first time kong mag-apply, kaya i-click ko yung no. So pag okay na, i-click nyo na po ang next. At dito may kailangan kayong fill upan na nationality. Ang tanong, are you a Filipino citizen? So sa akin, click ko yung yes. Pero pag hindi naman kayo Filipino citizen, i-click nyo po yung no. And then pag okay na kayo dito, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos mapupunta na tayo sa pag-fill up ng personal information. So dito kailangan yung ilagay yung last name, first name at middle name ninyo. So make sure po hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay ng last name, first name at middle name ninyo para hindi po kayo magkakaproblema. And then pag okay na, punta na tayo dito sa baba sa pag-fill up ng birth date ninyo. So piliin nyo na lang po month, day at year. So take note po, una yung month, date and year. And next is yung gender. So alam naman natin kung anong gender natin, male ba or female. So pag okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mother's maiden name. So take note po, mother's maiden name. So pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. So ilagay nyo po yung last name ng mama ninyo nung dalaga pa, yung first name at yung middle name ng mama ninyo nung dalaga pa. So make sure po tama lahat ng mga information na nilagay ninyo, i-double check nyo pong maigi. So pag okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos dito, mapupunta na tayo sa paglalagay ng contact information. So dito, kailangan nyong maglagay ng email address at confirm email address. So make sure po yung ilalagay ninyong email address is active, yung na-open ninyo kasi magsisend po sila ng link doon para makagawa kayo ng password. At dito naman tayo sa paglalagay ng mobile number. So ilagay nyo na lang po yung mobile number ninyo dyan. So pag okay na po lahat, na double check na ninyo at tama naman lahat yung nilagay ninyo, i-click nyo na po ang create account. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, successful na daw yung pag-register ninyo. And may link daw sila na sinend sa email address na nilagay ninyo. Kaya sabi ko sa inyo kanina, dapat active yung email address na ilalagay ninyo kasi mag-i-email po si LTO sa inyo. At dapat daw within 24 hours is na-verify na ninyo yung link na sinend ni LTO. Kasi within 24 hours, kapag hindi na-activate yung link doon, automatic pong madi-delete yung account na ginawa ninyo. So ganito po yung email na natanggap ko. So kailangan nyong gumawa ng password. So i-click nyo po tong word na link, yung kulay blue po. Pero pag hindi po yan gumana, i-click nyo tong link na mataas, yung nasa may square na pula. Yan po, i-click nyo po yan. Diyan kayo mag-open. Pero pag na-open, kahit saan dyan, pwede nyong i-click yung link na word or yung link na ito.
Pagkatapos, mapupunta na tayo sa paggawa ng ating password. So, dapat daw yung password na gagawin natin is minimum of 8 characters. So, hindi po pwedeng bababa ng 8 characters and dapat may letra at number, tapos yung letra may maliit at malaki. So, kagaya po ng ginawa ko, yan, Dubs Tutorial 1, 2, 3, 4. So, may maliit na letra at may mga malaking letra at may numbers din. So, kagaya po niyan, dapat hindi po bababa sa 8 characters yung ilalagay ninyo. At i-double check nyo pong maigi, dapat magkatulad yung dalawa, yung sa taas at sa baba. Dapat wala pong magkaiba dyan, magkatulad po lahat. So, pagkatapos niyan, i-click nyo na po ang Set Password for Login. At pagkatapos, mapupunta kayo sa LTMS Portal Login. So, may makikita kayo dito sa taas na your account has been verified and confirmed. So, verified na po yung account ninyo. So, hindi na po siya madi-delete within 24 hours. At makikita nyo na rin po yung LTO client ID number ninyo. So, screenshot nyo po to, kasi napaka-importante po ng LTO client ID number ninyo, kasi ito po yung gagamitin ninyo once mag-login kayo sa LTMS portal. So, dapat po natatandaan ninyo yan. So, screenshot nyo po or ilista nyo po para hindi nyo po makalimutan, kasi medyo mahaba yan. So, dito kailangan na nating mag-login. So, ilagay na natin yung bagong password na na-create natin kanina. So, tandaan nyo po, once mag-login kayo, yung LTO client ID number yung nasa taas, tapos yung password sa baba. So, pag okay na, i-click nyo na po ang sign in. At pagkatapos, mapupunta na kayo sa homepage ng inyong LTMS portal account. So, dito pwede nyo pong makita lahat, kagaya ng mga violations at digital ID. Kung meron na kayong license, makikita nyo na po yung digital ID ninyo dyan, yung mga documents, yung vehicle, transaction, lahat ng mga transactions guys na binayaran ninyo, makikita nyo na po dito. And sa lahat po ng gustong mag-take ng CDE online examination, nandito rin po, pwede kayong mag-take ng exam dito. O sa take note po, tandaan nyo talaga yung LTO client ID number ninyo, kasi napaka-importante nun once mag-login kayo. And by the way guys, sa mga gustong mag-take ng exam dyan, may mga videos po ako ng non-professional, professional, or mga LTO traffic signs and road signs. Meron po ako niyan, kaya i-check nyo na lang po sa description box, kasi ilalagay ko na lang po yung link doon para hindi na kayo mahirapan. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!